Level ng baha sa ilang lugar sa Dagupan City, pinangangambahang tumaas pa dahil sa banta ng bagyo. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, hindi pa man nakakaraos sa epekto ng bagyong Florita ang mga residente, heto at naghahanda na naman sila dahil sa banta ng binabantayang Super Typhoon. Humupa ng baha sa malaking bahagi ng Dagupan City, bumaba na rin ang level ng Pantalsinukalan River na binabantayan ng CDRRMO. Kung may mga binabaha pa rin, ito yung mga pinaka-low-lying areas tulad ng Barangay Malubod at Pugutsiko. Binabaha pa rin ang bahay ni Mang Lito sa Barangay Pugutsiko. Nakataas na malapit sa Kisame ang kanyang higaan dahil sa baha. Problema dito yung alipunga. So ang gagawin ko na lang, magbubuot na lang lagi. Yung buta ko, nakakatamad din magbuta dahil mahaba yung buta ko. Buta ko, ang jumper siya. Nangangamba si Mang Lito na tumaas pa ang level ng baha dahil sa dalawang bagyo na binabantayan ng Pag-asa. Tataas pa yan dahil bahain dito mababa. Ito ngayon ang naging resulta. Tubig iniwan sa loob ng bahay. Ayon sa Pag-asa, ganap ng bagyo ang dating LPA na nasa Philippine Sea. Tinawag itong bagyong Gardo na malapit sa Northern Luzon, habang papasok naman sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Hinamnor na tatawaging bagyong Henry. Sa lakas ng hangin ng Super Typhoon na aabot sa 195 kilometers per hour, kaya nitong buwalin ang mga malalaking puno. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa. Pansinin mo kung nakasakay ka na lang sa motor o nagdadrive ka. So, ilabas mo lang yung kamay mo. Yung 35 km per hour, medyo na po-force na yung kamay mo. So, samantala yung 195 km per hour, doon po lang kasa. Pwede kang i-uplip o pwede kang itomba. Pinayuhan ng otoridad ang publiko na maging alerto sa epekto ng Super Typhoon. Tatlo ang ating mahigpit na binabantayan. Ito yung Marusay River sa Calasiao, Sinukalan River sa Santa Barbara at yung Balintagi River sa Babini. Si Jay, batay sa weather forecast ng Pag-asa, inaasahan na mamayang gabi ay papasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Super Typhoon. Napanatili ang lakas ng hangin nito na umaabot sa 195 kilometers per hour at bugso na umaabot din sa 240 kilometers per hour. At ito ang unang Super Typhoon na pumasok sa bansa ngayong 2022. Inaasahan na magdadala ito ng malalakas na ulan at malalakas na hangin sa lalawigan ng Batanes. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.